Hello sa lahat ng mga tagapakinig, mga sumusubaybay sa ating channel ng Dagi TV. Magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga nagsubscribe at sa mga nagkokomento sa ating mga upload. Sana po ay lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Panalangin ko po ang magandang kalusugan at mapayapang pamumuhay. Minsan sa buhay natin ay napapangunahan tayo ng panghusga sa ating kapwa. Kung minsan, hindi na natin naiisip kung anong mga sinasabi natin o kung nakakasakit na ba tayo. Pero, biro man o seryoso, isa lamang ang dapat nating pakatandaan. Sa bawat lalabas sa ating mga bibig, marapat natin itong pag-isipang mabuti. Sa araw na ito, ihatid ko sa inyo ang isa na namang pinakamaganda at masasabi nating kapupulutan natin ng aral. Kaya kung handa ka na, kadagit ay maupo ka na at simulan na natin. Ako nga pala si Carla at ako po ay nasa edad na 21 anyos na. Ako na lang po at si Papa ang magsama. Maaga kasi nagpaalam si Mama dahil sa panganganak niya sa akin. Masakit para sa akin na hindi ko na siya nakita. At sobrang sakit sa akin na makita ang ibang bata na mayroong kasamang ina. Pero hindi pinaramdam sa akin ni Papa na wala na si Nanay. Dahil siya ang tumayong ama at ina sa akin. Sobrang mahal na mahal ko si Papa at wala akong ibang masabi kung hindi puro kabutihan lang. Isa lang siguro masasabi kong ayaw ko sa kanya. Sinungaling si Papa. Oo, sinungaling si Papa. Madalas niya kasing sabihin okay lang siya. Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Madalas ko kasing makitang nangungulila pa rin siya kay Mama pero hindi niya yun pinapakita sa akin. Kuminsan kapag kumakain kami ay kaunti lang ang ulam niya. Minsan pa nga sinasabi niyang busog siya kahit hindi naman talaga. Diba sobrang sinungaling? Pero ang totoo nun, gusto niya lang naman talaga iparaya sa akin yun. 46 years old na si Papa. Mahina na ang kanyang katawan pero kahit anong racket ay pinapasok niya. Isang araw noon ginising niya ako sa umaga. May pasok kasi ako noon kaya maaga niya akong ginising. Bumangon naman agad ako at nakita kong nakahanda na sa mesa ang pagkain. Nag-aayos nun si Papa ng isang gamit na nakalagay sa malaking bag. Hindi ko alam kung anong laman noon pero malaking bag yun. Nagtanong ako kay Papa. Papa, may lakad ka po ba? Saan po ang punta mo? Tanong ko na hindi na bago sa akin. Lagi naman siyang umaalis dahil sinasabi niya na mag-ahanap buhay siya at kikita ng pera. Anak ah, may pupunta lang si Papa ha. May kunting racket kasi. Alam mo naman, sayang din pandagdag din yun ang tuition mo. Sad pa ni Papa. Kumain na ako at pagkatapos noon ay nagbihis. Maya-maya pa ay nakita kong palis na si Papa. Nagbabay pa siya sa akin at dala ang kanyang pagkakataas ng ngiti. Pero isa lang ang napansin ko sa pagtingin kong iyon kay Papa. Bakit may lipstick si Papa? Hindi ko na natanong si Papa noon dahil umalis na rin siya agad. Sobrang nagtataka ako ng mga oras na yun. At hindi ko mawari sa utak ko kung anong meron kay Papa at nakalipsticks pa siya nang umalis ng bahay. Pinagsawalang bahala ko nilang yun. Dahil baka malate pa ako. Nakarating naman ako sa school sa takdang oras at doon
nakita ko yung teacher ko. Nagsimula na magturo yung teacher ko at hindi pa rin mawala sa isip ko ang katanungang bakit? Bakit? Bakit naka-lipstick si Papa? Pagkatapos ng klase ay nag-lunch break na kami. Pumunta kami ng kaibigan ko si Christine sa canteen. Dahil doon naman talaga kami kumakain palagi. Binuksan ko ang balutan ko at napangiti ako ng malala. Pinabao na naman kasi sa akin ni Papa yung paborito kong kare-kare. Habang kumakain kami, pumasok na naman sa isip ko ang tanong na kanina ko pang iniisip. Yun ay ang bakit naka-lipstick si Papa. Masaya kami kumakain ni Christine ng mga oras na yun at maya-maya ay tinanong ko siya. Christine, kapag ba ang lalaki naglalagay ng lipstick, ano ba ang tawag doon? Seryosong tanong ko kay Christine. Ha? Ano bang tanong yan, Carla? Di syempre, bakla yun. Kapag naglalagay ng lipstick, saan ka ba nakakita ng lalaki na may lipstick? Hello? Sagot ni Christine habang natatawa. Bakit mo ba natanong? Dagdag pa ni Christine. Wala. Sabi ko at nagpatuloy na kaming kumain. Pero habang kumakain kami ay sobrang nagtataka ako lalo nang marinig ko pa yon kay Christine. Bakla ba si Papa? Tanong ko sa sarili ko habang naguguluhan. Natapos ang lunch break na yun at nagklase na ulit kami. Maya-maya ay umuwi na rin ang lahat ng mga estudyante. Nakauwi na ako ng maayos sa bahay at nadatnan ko dun si Papa na may dalang grocery. Nakangiti siya sa akin noon. Pero kita ko yung bakas ng lipstick sa labi niya. Na kahit binuran niya na yata yun eh, nagmarka pa rin. Hindi ko na lang yung pinansin dahil ayokong marinig sa boses ni Papa na bakla siya. Parang hindi ko kayang tanggapin. Yun ang naisip ko dahil yun ang sa palagay ko'y dahilan kung bakit siya nagli-lipstick. Binubuksan na ni Papa yung box. Punong-puno yun ng grocery. Nakita ko doon ang mga pagkain na dilata, tinapay, kape, asukal at sari-saring sangkap sa pagluluto. Nagtataka din ako dahil ngayon lang naman siya nakapag-uwi ng ganoong kadaming pasalubong at grocery. Tinitingnan ko noon ang bawat yalo ni Papa. Humahanap ako ng senyales na totoong ang bakla siya. Pero sa bawat yalo niya, wala naman ako nakitang pinagkaiba sa galaw niya dati. Oh, anak, ito pala ang gatas mo. Bumili na rin ako para sa umaga may maiinom ka. Sambit ni Papa. Naku, salamat po Papa. Mukhang maganda po yung trabaho mo ngayon. Sad ko. Maya-maya pa iya. Pumunta na si Papa sa kwarto at matutulog na siya. Ganun naman lagi yung gawain niya kasi pagod din siya sa trabaho. Nakita ko yung bag na malaki. Bakit hindi ko kaya to tingnan? Ano kaya makikita ko sa loob? Kahit kinakabahan ako noon na baka makita ko doon yung katotohanan na bakla nga yung Papa ko eh. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Binuksan ko yun. Pero laking gulat ko. Sobrang nagsisisi ako dahil naging judgmental ako. Na hindi ko alam na ganito pala ako kamahal ni Papa. Nakita ko dun yung piluka, yung mga gamit ng pang magic, pati yung mahabang parang sa mga bata na laruan. Pero kahit ano pa man ang mga yun, alam kong gamit yun ng isang clown. Oo, tama, clown. Clown pala siya. Kaya pala siya nagli-lipstick palagi. Kaya simula noon, hindi na ako nag-isip pa ng kahit na ano. Napatunayan ko kasing mali ako.
Ang lahat pala ng ginagawa ni Papa ay para sa akin. Dahil ganoon niya akong kamahal. Alam mo yun, kahit pagtawanan siya ng mga tao sa labas, okay lang. Basta mahalaga, may maiuwi siya sa akin. Basta mahalaga, mapag-aral at mapagtapos niya ako. Kaya, hanggang dito na lamang yung kwento ko at isa lang masasabi ko. Huwag tayong basta manghusga.